naghigpit pa ng pagbabantay ngayon sa Bangsamoro Region. Kasunod ho ng insidente ng karahasan doon sa huling araw ng filing ng Certificates of Candidacy. Yan ay lalo't may posible pa umanong nagbabadyang mas matinding mga gulo matapos ang hiwalayan ng magkakaalyadong political families sa lugar. Yan ang aking pampagising na balita. Tanghali kahapon nang sumiklab ang komisyon sa bayan ng Sheriff Agwak sa Maguindanao del Sur, may ilang naaktuan pang namamato. Maya-maya umaliungaungaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa isa pang video, maririnig na nakikipagtalong ilang residente sa mga nasa labas ng bakod hanggang sa magkabarilan ulit. Nangyari ito kasabay ng huling araw ng paghahain ng kandidatura para sa midterm elections. Isang tanod ang patay habang isang pulis at apat na sibilyan ang sugatan sa tama ng bala. Nagkaroon po ng putukan dyan po sa labas. In front dito, dyan sa kabilang highway, opposite ng highway. After nun, may mga putok na from different direction. Bukod sa pomaril, may ilang lalaki ring nakuna na pinagpapalo ang mga sasakyang dumaraan. Pati katabing police station na damay sa nangyaring pamamaril. Inabot ng halos isang oras yung naging komosyon dito mismo sa labas ng bayan ng Sheriff Agwak. Tingin ng mga otoridad, nagkaroon ng miscommunication o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga supporters at ng kandidato matapos maantala ang pagpa-file o paghahain ito ng COC sa loob. Paliwanag ng COMELEC, may isang kandidato kasing meron umanong pending arrest warrant na sinita. Pero heto raw ang totoong dahilan kaya siya naantala. It's more from the supporters siguro. Alam mo naman, mainit ngayon. No? Baka nagkatagpo, nagkakatsawan, kayo, nagkabarila na. Kasi baka nga iniisip ng iba, pinipigilan mag-file. Ang sabi naman ng EO, merong kulang talaga doon sa COC na dinala ng mga tao na supposedly magpa-file. Kulang yun. So, pinaayos. Sa huli, tinanggap pa rin naman daw ang COC nung kandidato dahil wala namang hinaharang ang COMELEC sa sino mang gusto mag-apply para tumakbo sa halalan. Ang pinangangambahan ngayon ng mga otoridad sa BARM, posibleng patikim lang ang nangyari kahapon sa magaganap ngayong halalan matapos mabuwag ang binuong alyansa ng mga kilalang political families dito sa probinsya. Tumiwalag sa mga mangudadato ang mga Mastura, Mitimbang at Sinsuat. Nagsilipat sa Partido Federal ng Pilipinas at sa United Bangsamoro Justice Party o UBJP na political party ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang naturang mga pamilya. Saka inendorso si Sultan Kudarat Town Mayor Tukaw Mastura sa pagkagobernador ng Maguindanao del Norte. And I would like to thank very much the President, President Bongbong Marcos for showing me his trust na ako ang pinili niyang magiging flag bearer ng Federal Party of the Philippines. Both sides ng mga mandatos, you know, ang tinginan sa akin ay elderly nila po. Kung kaya ako'y napapamahal man na rin ako kay yung mga mandatos dahil nakikita ko sa kanila, ako'y tinuturing na kanilang magulang. Makakalaban niya si dating TESDA Chief Dato Suharto Teng Mangudadato na asawa ni Maguindanao del Sur Governor Bay Mariam Sangki Mangudadato na ngayon naman ay itatapat ng UBJP kay Ali Mitimbang na ama ng kasalukuyang Vice Governor na si Nathaniel. Maglalaban naman sa pagkabise gobernador sa Maguindanao del Norte sina Bay Aini Sinsuat at tsuhin niyang si Dato Blas Sinsuat Mayor Dato Marasal Sinsuat na siyang bukod tanging inendorso ng UBJP at ng siyam na mayor mula sa 12 bayan sa probinsya. Isusulong daw niya na matuldukan na ang mga karahasan sa kanilang lugar. Una-una kasi ang investor, tinitignan niya kung yung lugar ba na pupuntahan niya is walang problema, yung negosyo na ilalatag niya dyan sa isang lugar. Pag maganda yung ano, so malamang maraming papasok dito na negosyo. So yung negosyo ng papasok galing sa investor, so maraming mabubuhay dahil maraming mabibigyan ng trabaho. Muli namang babalik sa mataas sa posisyon ang mga Ampatuan. Tatakbo bilang Vice Governor sa Maguindanao del Sur si Mama Sapano Vice Mayor Benzar Ampatuan bilang katandem ng mga mangudadato. Para sa mga mangudadato, normal lang ang maglaban sa politika dahil taong bayan naman ang mamimili. Yun nga lang, nang himasok daw kasi si Special Assistant to the President Anton Lagdameo kaya tuluyang nabuwag ang Family Alliance.
at sasabihin mo, kung hindi ka sasama sa utos ng Malacanang, diba, na-name drop pa ang Pangulo, kakasuhan ka namin, tatanggalan ka ng bodyguard, papalabanan ka namin, papakulong at paparate ka namin. Kinatakot nila yung mga mayor natin. I do not know what's the reason behind, but I hope na it's not the billion, no, it's not the black grant of the region of Barm. Panawagan nila magbitiw sa pwesto ang Special Assistant to the President. Wala pang komento dyan si Lagdameo. Pero ang Barm government mariing itinanggi ang umano'y libelous at fabricated claims. Pinag-aaralan noumano nila ang posibleng legal na hakbang laban sa mga akusasyong wala naman daw sapat na ebidensya. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.